Okay, so dito na tayo sa loob ng Naiya International Airport Terminal 3. So, nagmula tayo dito sa pinaka dulo, no? So, anong dulo ba nito? Anong bay siya? Bay 14, no? Yan, no? Bay 14. I don't know kung siya ang pinakadulo. Baka meron pang mas dulo, kaduluduluhan. Anyway, so B14 siya, no? So, mula dyan, i-entrance kayo dito, no? Pwedeng mag-entrance din dito, yan, no? Yan. Maraming entrance ang ano? Maraming entrance ang airport, no? Terminal 1. Terminal 1 yun talagang kabisado ko makakagala. Gawa nung di pa ako nakapuntang Terminal 1. International yun. Tapos yung Terminal 2 naman is exclusive para sa PAL. So, pansin nyo itong ano. Ito merong exit and entrance dyan. So, parking space kasi dyan pala daw. So, ibig sabihin na parking space or parking lot siya para sa lahat, no? Napa-empleyado man. May mga sasakyan, may pupuntahan dito sa loob. So, yun. Dyan, no? May parking lot. So, hindi na siguro tayo pwedeng mag-explore pa dyan kung gano'ng halaki. Basta kay parking space, mayroong parking lot. Malay natin, mayroon ditong nagtatanong na first time silang pupunta ng Naiya Terminal 3. At mayroong dalang sasakyan, no? So, pwede kayong mag-park dyan. Para sa lahat yan. Pa-empleyado kung sino pa man basta may sasakyan, pwede dyan mag-park. Okay, so pasok tayo dito. So, ito yung pinakaunang entrance, no? Parang entrance 1. Pero hindi naman siguro siya entrance 1. Wala man nakalagay. Basta entrance lang siya. Okay. So nga pala, ako yung dumating kanina. Mula Davao, no? So yung flight po natin is 7:30. Dumating po tayo ng 9:30. So that was 2 hours. Actually, nag-take off tayo na sa mga ano yun eh. Nasa mga 7:50 something, no? 7:40 or 7:50. Medyo delay tayo ng konti. Gawa nga nung may... hindi tayo nakapag-take off agad sa runway dahil nga meron tayo, merong ano, dalawang inaantay na palapag kanina na Cebu Pacific yata yung una, tapos yung pangalawa ay Air Asia. So ito na ngayon mahagala, so nasa ground floor po tayo, so ito po ay ano to, no, arrival area, domestic arrivals, and I don't know kung ano din siya, arrival din siya ng international. Anyway, so yun na nga, sa pinakaunang ano, entrance, so dito agad bubungad. Makikita yung Jollibee. Yan. May Jollibee po tayo dito, ha. Dalawa po yung Jollibee ng ano, Terminal 3. Dalawa ang Jollibee fast food chain natin dito. So, ito na yung pinakauno, pinaka-busy. Grabe dito, oh. Sobrang dami. Diba? So, Jollibee, mas busy siya dito kumpara dun sa taas. Di hamakdik kasi na mas ano, no? Mas front line siya. Yung sa taas kasi sasadyain pa yon. Para ang mga kakain doon, yung mga medyo may idea lang na meron palang Jollibee doon sa taas. Pero hindi rin ako sigurado, no? Tapos, maliban dyan, sa Jollibee, katabi naman niya, merong Krispy Kreme Donut. Krispy Kreme Donut? Oo. San ba, no? Tapos yun, home of the original glaze. Okay, tas merong Shakey's. So, may food court dito mga hagala, ground floor. Tapos, maliban sa Shakey's, meron din tayo ditong Chowking. Oh, para sa mga, ano, kumbaga, may, at least may choices, no? May mga pagpipilian po tayo dito. Yan. Chowking. Tapos dito, kapag diretsuhin natin, merong elevator. So, di ko alam kung para saan ang elevator dito. Pero siguro, kapuntang taas, panigurado. So, try natin. Hindi pa, ano, hindi ako masyadong dumadaan dito. Pero ito po yung, ano, nito, yung nakapaloob. Yan. Dito tayo sa level 1, which is arrival, VIP lounge, restaurant, shopping, yan. Pangalawa is Chapel Airline of Mia. Shopping, restaurants, check-in, ticketing, departure. Okay. It's level 4. Okay, so level 4 tayo. So, dito na natin anong meron sa ano. Ba't ano nangyari sa CCTV camera? Ba't nilagyan ng ano? Scotch tape. Okay. So, ito yung pinaka fourth floor. Pagkatapos, yun lang. So, ano lang pala siya, no? Extension lang dun. Di ba? Pero, hindi po tayo dyan didiretso siguro, no? O ano ba, didiretso ba tayo? Okay, let's go, diretso na.
So dito na din naman na tayo. So hindi tayo laging wait lang. Level 4 siya, no. So dapat puntahan din natin ang second floor. Okay, balik tayo. Okay, so sa level 2, dito matatagpuan yung Manila International Airport and Aviation ba? Ano tawag dyan? Manila International Aviation Airport Offices, Airline Offices, Chapel. So ito dito hindi siya lugar para sa mga mga pasahero. Pero meron ditong restaurant, so Reyes Barbecue. Diba? Maganda dito, masarap, mabango. Tapos meron dito ng mabango yung check-in nila. Yan. The country's leading Manila style barbecue chain is here, Reyes Barbecue. Established 2002 by Frank Reyes. Tapos ito naman isa ay Roy's Tea. So mga mahilig sa tea, coffee, gano'n, no? So meron dito. Air Asia. Okay. Mga airline offices. Welcome All Star. So dito pala yung opisina ng Air Asia. Tapos dito naman ay Lotong Bahay. So ano din siya? Dine-in, no? So ito na yung second floor, mga hagala. Tapos dito naman yung parang mga opisina kung saan pwede kayong tawag dyan, magreklamo, gagawa ng report. So yun, no, ito na yung second floor. Bali, ano lang siya, konti lang meron dito. Yun na nga, bali, kunyari may mga unclaimed baggage or ano pa ba, no? So pwede dito. Tapos sa baba naman pala, parang dyan, oh, dyan, parang meron din dito sa ground floor. Anyway, puntahan natin mamaya yung pwede ka mag-iwan ng iyong baggage. Magbabayad ka lang. So yun ang mga offices. Okay, so baba na tayo. Balik tayo ng third floor. Ayan, oh. So sa level 3, napakaraming matatagpuan. Meron departure, ticketing offices, check-in, restaurants, and shopping. No? So check-in, level 3. So this is level 3, no? So may mga restaurants din dito. Tapos syempre, restaurants at the same time, arrivals. Ayan, may mga lost and found. Tapos meron, ababa pala. So arrivals, ibaba din, no? Tapos, ano pa ba meron dito? Yun lang, no? Parang check-ins. Daming tao dito na area, no? Sa level 3. Oh, check-in area kasi ito dito. Kaya ganun. Check-in area. Yeah. Government clearing counters. Philippine Airlines. So ano to dito, mga waiting area, no? Parang sundo. Tama ba, no? Parang sundo area to dito, no? Waiting area, sundo sa mga uuwi. Parang international yata to dito. Okay, tapos may nakalagay comfort room, food court, elevator, shopping area. Okay, so may food court to dito. Dito ba yun? Tama. So third floor pala to dito, ha. So kunyari nagta-taxi kayo, pupunta kayo ng Naiya Terminal 3 para mag-check-in. So dito kayo ibababa. Yan, tsaka dun sa kabila, Cebu Pacific. Pinakadulo. So di ko alam kung ano meron dito, ba't may mga nakapila. Cebu Pacific, no? Baka ito yung sa mga rebooking, ganon. O ano ka ba meron dito? Okay, basta siya office, no? Cebu Pacific Office or Cebu Pacific Office Center. Okay, di ko alam yan. Di ako nakapunta dyan lagi. Basta wala akong problema pag ako'y bumabiyahe. Domestic lang naman talaga lagi, no? So, ito na yung level 3. Yan, government clearing counters.
Bureau of Plant Industry, Bureau of Fisheries, Aquatic, Bureau of Animal, Wildlife, ano yan? Pati mga ganyan. Okay, so diretso tayo dito. Daming tao mga hagala, no? Dito na area, level 3, dito na side. Maging doon din naman sa, ano, sa Cebu Pacific din, marami din. Minsan. Lalo yung madaling araw, umaga. So dito pala matatagpuan na napakaraming ano, parang maraming, mas maraming toilet dito kumpara sa ground floor. Okay, no? So parang pang international to na flight to dito na area. You know, M and L. Immigration departure card for Filipino citizens only. So, ba't na yung mga ganito eksena rito? Mga na nakaupo sa, ano, sa lapag. Ano to? Ba't na yung mga ganyan, no? So, paki, ano nga, pakibigay nyo ako ng lino, mga hagala. Eh, palibasa kasi, puro lang tayo domestic, no? Kaya di ako mga harlito, parang may ano sila eh. Parang may ginagawa silang ano. Inaayos sila sa kanilang mga bagahe. At kaya ayan, gaya niya yung ano ni sir yan, si ma'am. So parang meron silang bakit kaya, no? Ano yan, sumobra, ano ba mga issue nila, ba't may mga ganyan na eksena dito sa bahaging ito? Kasi doon ako lagi sa kabila for check-in, pauwi ng Davao, Palawan, ganun. Okay, so di ko alam bakit. So, parang ano dito, international flight, no? Tama ba ako, mga hagala? Okay? Okay, ano tayo, ha? Parang wala tayong idea dito. So, parang ingo tayo for today's video. Okay, wala naman pala. Parehas lang pala na tagusan lang. Pwede dito mag-domestic, pwede international. Tagusan lang sa kabila, tsaka dito. Okay. Wala lang, ha? Nanibago lang ako gawa. Hindi ako sanay dito na area. Hindi ako masyadong nag-i-explore. Okay, so ano pa bang gagawin natin? Okay, let's go sa ground floor. So dahil punuan sa ground dito sa ano, sa elevator, so mag-escalator na lang tayo, no? Hahagdanan pala. Yan, no? So maghahagdanan tayo pababang ground floor. Level 1. Okay, so dito na tayo sa may ground floor, no? Kung saan tayo nagsimulang mag-vlog kanina sa may. Ayan, Jollibee nga, no? Yung restaurant. Jollibee, Krispy Kreme Donuts, Chowking, Shakey's, tapos yan, Chowking. Okay. So ito yung sabi ko sa inyo na, tapos meron dito kanali, no? Ano ito, mga pasalubong area, pasalubong center. Tapos ito yung area, yung lugar kung saan na baggage storage. So ibig sabihin na may mga toilet din, no? Pwede kayo dito ano, mag-iwan ng mga bagahe. So tara tayo, magkano? So yun pala, oh. May nakalagay. Yan, storage rate. So paki-screenshot nyo na lang. And so handovers 4 hours. Yan. So may nakalagay, mga hagala, ha? Yan, oh. So luggage and more baggage storage. So handover 4 hours, 250, parking 4 hours, 200, daily 24 hours. Okay, so 350. Yan. Kasi minsan sumubok sana ako dito na mag-iwan ng baggage kasi meron pa akong pupuntahan, hindi pa ako didiretso sa aking tutuluyan or destination. So yun, nung nalaman ko na napakamahal, like almost 350 or 500, so ang ginawa ko, di na ako tumuloy. Sumakay na ako ng taxi, 500 pesos lang, yun. Nakauwi pa ako sa amin, kagad. So yun, baggage storage. So dito kayo sa ground floor sa may Jollibee. Okay, so ngayon ang gagawin natin is iikotin natin itong area sa may arrival, mga ganun, no? Tapos puntahan na natin yung aking gamit dun sa may Jollibee 4th floor. So syempre bago pa naman tayo dun na mula dito, no, meron ulit na paniba makikita ang restaurant. Yan, Burger King.
Sa harap ng Burger King ay mayroong hotel counter, rent-a-car counter. Siyempre, ATMs, napakadami. Foreign exchange, no? So, magkaiba-iba pala ang, ano, ang rate, no? Ang palitan. Dito, magkano yung USD? 54.87, samantalang doon 55.90-something, no? 55.09. So, hindi parehas. May mga nakalagay dito na, no? Mga arrivals. Flight origin, Kuala Lumpur, Dubai. Okay. Tapos, sa Burger King, gilid naman niya ay meron tayong makikitang Chim Sha Tui. Okay. Dim Sum and Tea Bar. Cafeteria. Cafeteria. Okay. Tapos, siyempre, ano to, no? Waiting area. Ang bayan, upuan ng mga nagaantay pa. Tama. Nagaantay ng kanilang mga susunduin or nagaantay ng kanilang mga flight. Daming toilet dito sa Naiya. Tapos, siyempre, Bank of Commerce. Money exchange. Ayan, exchanger. Parang gano'n, no? Money changer. Arrivals. Okay, information. Bank, ATM. The world's finest liquor. Fundador. Pangpasalubong yan, no? Ngayari, galing kang abroad. Galing kang America, US of A. Galing ka sa Tati. Tapos, uuwi ka. Siyempre, okay, yun pa ba? Bibititin mo galing abroad. Parang parat lang naman siguro, no? Yung fundador. From abroad, tsaka dito. Sa airport, parehas lang. So, dito ka nalang bibili. Hassle free pa. This hassle. So, yun. May mga international arrival dito, no? Na area. So, dito yun palang madalas na may pinapatugtog na Jid Madila. I just wanna lie forevermore. Para sa mga may afam. No? So, yun. International arrival. So, dito din lalabas yung mga galing sa ano, mga celebrity, no? Galing Hollywood o kung saan pa, mga K-pop, no? So, yun. Yun, international. Yung mga foreigner, mga Americans, mga Westerner, no? Mga white people. Papunta sila ng Pilipinas para mag-vlogger. Iniwan ang kanilang mga trabaho, profesyon at nag-vlogger. Problema na ito, cellphone natin ang ano, pala-desisyon. Kusang nagdidilim. Okay, so international arrival. Okay. So, dito sisilip yung mga nag-aantay, no? Ganda ng mga chicks. Tingnan natin. Sana, oh. Okay, yun lang. Ganda nila, ma'am. Anyway, so, yun, BDO, Filtras Bank, currency exchange. Marami dito, no? Ground floor, arrival area. International arrival, tapos dito naman ang domestic arrival. So, syempre, dahil domestic lang lagi yung afford nating flight, so dito tayo lagi lumalabas, yan. Dito. Di ba? Domestic. Daming bagahe. PNB. Yan, si ma'am. Ayan. Foreigner si ma'am, pero domestic yung flight niya. So, ibig sabihin, galing ng ano yan, Boracay. Galing yun siguro ng Iloilo, Davao, Tacloban, Palawan. Yan. Emperador naman dito, Fundador, mga ganun. Paras lang. Okay. So, mas maraming dito ang makikita, no? Mga money exchanger talaga dito lahat. Kumpulan. Tapos yun na. 7-Eleven. Tapos ang tabi ni 7-Eleven ay First Colonial. The home of the original Silly Ice Cream. Okay. Silly Ice Cream, naalala ko yan. Ano yan eh? Sa may Albay, Daraga. Doon sa may Daraga Church. So, ano na yan na? Level 1 lang yun. Pero masarap. May anghang. Eh, syempre. Masarap na ice cream. Tapos nilagyan mo siya ng anghang. Yun na yun. Tapos, ang katabi ni First Colonial ay Fiesta 7107. Tapos, Wendy's, no? Masarap din tong Wendy's. Wendy's. Okay, so pass control. DOPR. So ngayon, aakit na tayo sa pinaka fourth floor. So itong sila, ma'am, mayroon silang bit-bit na yan, malita. So matanda pa naman siya, senior citizen. So dapat hindi niya pinapahirapan sarili niya, no, magbuhat. Sana doon na lang siya dumaan, doon sa may elevator.
Dapat doon, may elevator kasi doon eh. Pero dito siya dumaan, buhat-buhat niya kanila ng malita, which is nakapagod yun. So, unahan ko na sila. Walk on the left, laging tandaan. Walk on the left, stand on the right. Okay? Yan oh. Ito, wala tong etiquette, wala to sa Pilipino na etiquette, no? Yung ano, pero tinuturo naman sa atin, no? Stand on the right, walk on the left. Yan sila, ma'am, ay nag-walk sila on the left. So, she left me. Okay. Yan, arrivals, lost and found. Okay. Diba, dapat nag-elevator sila kasi senior citizen na sila. So, yun, shout out mga hagala ha, sa may mga kasamang bata, buntis at mga senior citizen. So, pwede kayong mag-take always ng elevator, no? Para hindi mahirapan or mapagod yung ating mga senior citizen at mga kabataan. Okay. So, ngayon, akyat tayo sa taas para kunin na natin yung ating bagahe. Fourth floor. So, dito pala yung ano ha, third floor to, di ba, check-in. So, dito tayo na check-in. Kasi, kahit domestic and international flight, Air Asia, ganun pa, walang pal dito. Yan, Air Asia. Pagkatapos, ang nangyari is, pagkatapos mo na mag-check-in, so, pasok ka na sa, tag na ito, gate. Yan, so, after mag-check-in, so, pasok ka na sa board, mag-boarding gate ka na, no? Or gate boarding, so, doon, sa, ano, gitna, tapos yun. Checkpoint. Tapos yun na. So since wala tayong gate pass, so hindi tayo makapasok doon kasi hindi naman tayo papalipad, no? Palabas naman tayo na. So doon sana sa loob, marami tayong makikita ng mga shops din, ng mga gift shops, restaurant yun ng Army Navy. Naalala ko, kumain ako ng Army Navy dati na masarap siya pero mahal. Mahal siya pero masarap. Diba? Ganun yun. Tapos yun, souvenir, island souvenir. Doon ako bumibili ng mga damit. Mahila ako sa mga damit na may mga nakalagay na mga pangalan ng mga lugar ng Pilipinas. Example yan. I love Davao. So, ito na yung fourth floor. So, dito matatagpuan na napakaraming tawag na ito, gift shops, pasalubong, tapos yung mga pagkainan. So, unahin natin dito sa Uy Pasalubong. Yan. Potato Corner, Shikis, Pancake House, tas Jollibee. Dito tayo kumain kanina. Di baling walang tulog, basta busog. Tapos ito yung ating bagahe, no? So buti hindi pa siya kinonfiscate ng ating mga ano, security personnel. Okay, dyan ka lang muna. Ako ya iikot lang. So, kusina. Tapos doon naman may fruit shakes. Fruit shake, yun. Tapos dito, only rice. Mini stop. Raku Hokkaido Ramen House. Yan. So, ano pa meron dito? Grand. Ano to? Grand lang nakalagay. Yan o, grand kitchen. Okay, dito naman ay binalot. Diba, daanan na natin ha, binalot, no? So magandang binalot pala kasi meron talaga silang dining table. Kenny Rogers roster. Okay, mali. Hindi pala sa loob ng ano, hindi pala doon sa boarding gate yung island souvenir. Nakalimutan ko, diba? So, yun. So, Kenny Rogers Roasters. Ang dami mong makain. Masarap din kasi ang Kenny Rogers Roasters, pero mas gusto ko ang Senior Pedro. Ang weird ko lang, no? So, hindi naman yan na i-insultuhin ko yung ano, yung, basta yun ang gusto ko. Pero masarap ang Kenny Rogers kasi nga lang mahal yan. So, yun, dito na may mga chocolates, Toblerone, Cadbury, Mars, Sticks, Hershey's, Nestle. Di ba? Ang dami, oh. 7D mangoes. Okay.
Tapos kapag sinabing dried mangoes, sibo talaga yan ha. Pag dried durian, dabo syempre. So ito yan, island souvenir. So ang binibili ko dito is yung plain white na Manila. Ito oh. So hanggang ngayon, meron pa din. So yun, nakasabi oh. Best seller daw siya. Which is totoo naman talaga. Ito na, paborito ko. Manila. Pero ngayon, nagbago na ako ng fashion style. Although mayroon pa rin ano, kinokolekt, nagkukolekt pa rin ako ng mga gantong mga damit, no? Yung mga kultura, tapos mga ganito, no? Island souvenir, yung may nakalagay ba ng mga pangalan ng ano nga? Parang kagaya nga nito, example, ganyan. Tapos ngayon, ang sinusuot ko na ngayon is yung parang mga Hawaii-Hawaiian kasi sobrang init. Di ba nag-vlog ako sa labas ng init, initan, so pawis. Pero mas maganda kasi na kahit di ba lang mainit yung trabaho natin, nag-vlog tayo sa labas, naglalakad sa mga kalye. At least man lang presko yung damit natin, maganda sa balat din, no? So, hindi tayo masyadong masistress. Yun. Oakley. So, mga damit dito, no? Mosimo. So, dito naman ay coffee shop. Ano to dito? Yun. The Coffee Beans and Tea Leaf. Okay. Yun, mga gift shops and mga ano, mga boutique, no? Quicksilver. Tapos, dito naman is Nike. O, diba? Tapos, dito naman may Wendy's. Ay, dalawa pala ang Wendy's, mga kagala, no? So, forgive me for what I have seen, o, diba? Akala ko kasi isa lang ang Wendy's. So, dalawa na pala. Dati kasi wala to rito, no? So ngayon dalawa na sila. Meron na rin sila sa second floor, just like Jollibee. So, kumusta naman si McDonald's? Dalawa din ba si McDonald's? So, tingnan natin. Ay, wala. Isa lang si McDonald's. Alam na. Okay. So, dito naman ay W.H. Smith Cafe Express. So, dito naman ay mga Travel Blue Pure Nectar. O, mga bags, no? O, mga malita, luggage. Okay, so daan lang tayo. Miniso, Japan. Japanese designer brand. O, meron din dito, no? Kidma. Yun, mga perfume siguro yung mga pabango. Ano yan? Skincare. So, dito naman ay relax, rejuvenate, refresh. Welcome to hand sanitizer. Ano yan? Hand sanitizer? Okay, Siloam Day Spa. Yun, mga kagala, no? So, natapos sa tating libutin ang buong NAIA Terminal 3. Yun. NAIA Terminal 3. Nalibot na natin. So, ito na yung pinakadulo. McDonald. Dulo na ba siya? Well, let's dig it out. Mac Cafe, 24 hours. Tim Hortons. Ayan, McDonald's, no? Ang dami. Wendy's, McDonald's, Beauty Relaxation Confidence, Krispy Kreme Donut, dalawa rin ang Krispy Kreme Donut, nila sa ground floor and fourth floor. Tim Hortons. Ayan. Masarap din ang Tim Hortons. Wala eh, di ako makarelate kasi di talaga pala hilig mag-coffee. Gusto ko talaga coffee, broad coffee yung native. Native broad coffee. Yan, so puntahan na natin kung ano meron dito sa loob. McDonald's. Gusto ko rin yung ano ha, coffee sa McDonald's. Okay, so in-explore pa natin dito hanggang sa kaduluduluhan. So meron tayo dito nakita. Ano siya, empty space, no? Hindi pa siya occupied, hindi pa siya, wala pang tenant. So, ito naman yung sa loob, guys. Ito yun, oh. Cotton Ying. Sarap ng ano. Insaymada din Cotton Ying, no? Nasubukan ko yan nung ako'y nasa Clark. Nung doon ako'y sa Makay papuntang Davao. So, yun, ah. Kapag itong lugar naman to, dito mga shops and mga restaurants, mapupuntahan mo lang to kapag ikaw ay may merong gate pass, no? So, kunyari, pa-flight ka na. Kasi boarding gate to dito na area, eh, no? So, hindi ka pwede pumasok dyan kapag wala kang gate pass. So, meron ding ano, island souvenir din pala talaga dyan, no? So, tama ako. Diyan nagkakamali doon, no? Alright. Okay. Tapos, diretsahin natin dito ano meron.
Okay, the wings. Transit launch. Okay, tapos meron doon para mga empleyado yata sila. Ano yan, please? So, ba't may mga numbering? Baka mga maintenance. You know, may mga numbering sila sa likod, no? Parang cell number 7 or miracle cell. Cell, ano? Cell, whatever. Okay, let's go. Kaya na, empleyado nga talaga sila yan, si Kuya. Para ano sila, mga maintenance, no? Okay, so ano meron dito? Ah, okay. Toilet. Okay, toilet nga. Okay, so meron tayong nakitang ano, Mary Grace pala, mga kagal. Ano, speaking of Mary Grace, no? Masarap din yung kailangan yung sa mga... Gusto ko yun. Tingnan natin kung magkala ng insay mada lang yun, no? Kung nag-increase ba. Dito muna tayo, no? Kasi mas pabor. So, meron tayong food hall dito. So, ito na ngayon, Goldilocks. Aero Pizza Centrale. Central. Lavazza. Italy's number one coffee. Torino, Italia, 1895. Now serving. Okay, Goldilocks. Elevator. So ang dami pa mga ano, no? Newly, ano, vacant pa na mga slots for mga ano, mga magninegosyo. So dito naman, ayun na nga, pizza, no? Aero Pizza Centrale. Meron kaibigan para dating YouTuber, hindi na siya nagpurso ng kanyang pagiging content creator kasi nga parang kinarir yung kanyang ano, Pizza Italia. Parang umuwi na siya ng Pilipinas. So shout out kaya Sir Ed, no? So, din niya na ako minisit sa Facebook. Sobra siguro niyang busy, no? So, sana nagsasucess yung kanyang business. OFW yun, no? Mary Grace. So, ito na yan, Mary Grace, sabi ko sa inyo, no? So, ito siya, mahal, no? Mahal pa din. So, ang ensaymada is 133 pesos per piece. 12 pieces naman is 1,282. So, yan. Made in Holland. Okay, Edam cheese. So yun lang, no, mga kagala. Tapos, ah, meron pa pala dito. Proceed. Okay, KFC. KFC or McDo. So malaman mo talagang Pilipino, no, kasi ang McDonald's ay McDo. Yan, Shitamachi, Tindon, Akimitsu, Tokyo, Asakusa, Ramen Nagi, Japanese restaurant. Okay, so ang dami pala pwede makainan dito, no? So pag makaluwag-luwag pala tayo, no? Marami tayong pera, so pwede tayong sumubok kumain ng masasarap na mga restaurant dito. So ito na, no? So dyan sa ano na yan is Skyway. Skyway. Yan, no? Sa labas. Yan, Skyway. Okay, so hanggang dito na lang yung ating vlog. Maraming salamat sa mga nanonood. And, okay, bye-bye. Ingat po ang lahat. So, kunin ko na yun. Balikan ko na yung bagahe natin at nang tayo makauwit na kapag pahingan at matulog. Ano po? Pero, syempre, habang nasa biyahe tayo, i-share ko na sa inyo yung ating experience. So, ngayon, for the first time, i-experience tayo ng 200 pesos na OB Express. Yan, dito tayo dadaan. Mga hagala, ito si Army Navy. Soon to open siya, oh. Yan, Army Navy Burger and Burrito. So ngayon wala pa siya dito. Doon pa lang siya sa looban. Okay, what's in here? So pwede tayong dumungaw. Merry Christmas. Okay, so yun, oh, marami na tayong napuntahan. Grabe, umabot ng 34 minutes lampas yung ating vlog, ah. Army Navy Food Hall, no? Food Halls. Hall. Okay, so maraming thank you, mga hagala, no? So, bye-bye. See you sa susunod ng mga vlogs. Sana meron kayong nakikita, natututunan, no? So, pag nasa ano kayo, Terminal 3.
So wala na kayong ibang hahanapin, pagkain, gift shops, lahat-lahat andito na, no. So all in one pack. Maliban sa mga ano, wet market, no, walang wet market, wala dito mga isda, mga ganun karne. Bye-bye.